pera ito. Maging pera ko ng bato ngayon. Alam mo, babilin. Tuwing pumupunta ako, hindi ko na, ano, nakalimutan ko na kasi yung first, every first Saturday ng month, laging may, ano, may flea market dito sa ano, sa Masabil Mart, di ba? Doon ako nakakabili minsan ng mga original na bato sa Priton. Kasi nakabili ako ng pera. Kasi sila mahilig sa mga nakabili ako bato ng pera talaga. Nakabili ako ng pera na quintas na magkano lang ang halaga. 200 dirhams ang price niya. Nabili ko lang doon sa Briton is parang 20-30 dirhams niya lang binenta sa akin. Original siya na nandun pa sa box. Yun ako nakabili. Tapos nakabili din ako ng sing-sing na ano yung amber. Kasi ano yun eh, lucky stone din ng Leo yung amber. Yun nakabili ako ng amber, original amber. Doon din sa ano. Pagka pupunta ka ng ano, flea market, huwag kang bibili sa mga Pinoy. Do ka sa mga Briton, yung mga puti. Kasi nagbebenta sila ng mga... Binabili ako ng bracelet na 10K. Ganda. 10K yung bracelet na bili ko. Magkano lang binenta sa akin. May flea market pa ba ngayon? Nung ano, nung last Saturday, first week of the month. First Saturday of the month. So mayroon pa rin. Na ano ko kasi... Akala ko bawal na sa ngayon yun. Balik, bumalik yan. Bumalik na ba? Nakalimutan ko nga, iniintay-intay ko yun. Tapos nung last Saturday, nakalimutan ko, sabi ko, ay sayang, first Saturday ng March, hindi ako nakapunta sa flea market. Kasi doon ako nakakabili ng mga original na mga ano. So na-check mo yung sa ano, sa mga allergy na stone? Allergy, oh. Rose quartz. Happy na. Pero dapat sa inyo sa money. Ito yung sage. Business kaya? Ito yung sage. Ano yan? Ito yung pang ano, pang bless ng bato. Pag bumili ka ng bato, muna mo susuot. Pausukan mo siya. Alam mo ang Alam mo magkano ang price nito pag binili mo itong sage? 100 dirhams siya, isang ganyan lang kalaki. Sila ka ng tobacco. Para makamura ka, bibili ka dito ngayon sa ano, sa spice ano, dito sa shop. Okay. Oh, sa mga ito, spices ano, na hindi siya tindahan. Naka-bundle, pero may mabibili ka na plastic, mura lang siya. So pwede na yun. Pausukan mo siya bago mo siya gamitin. O kaya naman, yung stone na nabili mo, hugasan mo sa tubig na, ano, hugasan mo lang ng tubig at sabon, tapos mo hugasan. Ito, halimbawa yung tasa mo, no, lagyan mo ng asin, alam mo yung coarse salt, yung asin na, yung pumagaspang, yung malalaki. Patong mo lang din yung bato mo. Kahit marami siya ilagay. Ha? Marami ilagay mo so tapos patong. Kunti lang kahit na ganyan lang kanate tapos. Meron kami doon sa bahay. Ibatong mo yung mga bato mo. Mas the best pabuti mo na 1 week. Pwede naman isang araw lang. Pwede mo nang gamitin yung bato. Kasi yung salt tawag yan is natural crystal. Anong klaseng salt? Yung asin na hindi siya. Ay, meron. Meron doon. Kasi yan ang, di ba? Doon lang, ipapatong mo lang. I-mix mo doon o ipapatong mo lang? Di ba sa Chinese, pagka gusto mo i-bless bahay mo, sabuyan mo na asin bago mag-nubo. Kinabukasan, walisin mo yung asin. Kasi ina-absorb ng asin yung negative energy. Ganon din yung bato. Bago mo siyang gamitin, ipatong mo lang siya doon sa isang tasa ng asin. I-stay mo siya. Kung kaya mo hanggang 1 week, kung isang araw lang, gusto mo na iso, pwede rin naman. Pero mas dapat yung 1 week siya. Pag na-absorb na ng asin yung negative energy. Kasi di ba, pag bibili ka ng bato, sino-sino naghawak-hawak. Oo. Di ba? Kung naniniwala ka may taong malas, totoo yun. Totoo. Nakahawahan ka ng kamay. Dapat na ano pa bago mo gamitin. Kaya kung ano yung personal mo kaya na. Kaya nga, tatanungin ko sana kita, paano nga hawak-hawakan? Kung bibiling ko, nila marunin na hawakan nila. So ano yun? So anong gagawin mo dyan? Bibilin mo nga, di ba? Pag nabili mo na, ibabad mo na. Ilagay mo sa asin. Yun na, ano so, na. So, paano yun? Ibababad mo na? Hindi mo ibabad. Ito yung sa'yo na kasi nahawakan na ng iba. I-ano ko lang, pausukan ko lang ng ano yan. Okay. Na, ano, yung sage. Incenso. Sage. Pag kung wala kang sage,
ano, pwede kang gumamit ng sandalwood ang flavor, yung flavor niya. Kasi yung sandalwood pang ano siya, pang cleanse siya, pang bless. Ang ano naman, patchouli incense for money, para halimbawa yung money magic mo. Parang mag ano siya, mag tawag dito yung epekto. So, ano mo lang siya.